muli maligayang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po mga kapatid, siguro kung halimbawang kasama po tayo sa mga pumunta sa libingan, tapos pagdating po natin doon sa libingan, nasilip natin na wala na ro'n ang bangkay ng ating Panginoong Jesucristo. Ano kaya yung mararamdaman natin? Ano kaya yung iisipin natin? At dito sa Ebanghelyo, ang sabi po, nung makita po ng mga kababaihan ang libingan, ay nagkaroon sila ng halong takot at galak. Ito po siguro yung pwede po nating tignan, kasi kung ikaw po'y hindi mananampalataya at nakita mong empty tombs, wala nang laman ang libingan, para sa atin at walang pananampalataya, magkibit-balikat na lang tayo at sabihin natin, ito ay walang pinatutunayan, kundi ang kawalan. Pero para sa mata ng isang mananampalataya, ang libingang walang laman ay isang proklamasyon na may naganap. At yan ay walang iba kung hindi ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman hindi nakapagtataka, nandoon po ang takot at galak ng mga babae pong ito. Pinaghalo, at makikita po natin parang sinasabi sa ating, ito ang lumang sarili at ito ang bagong sarili. Ang lumang buhay at ang bagong buhay. Kapag tinignan po natin sa ating buhay, ang ating pong lumang sarili, ang ating pong lumang buhay, minsan nangingibabaw po sa atin to eh. Bakit? Kasi mas madalas natatakot po tayo kapag pinangibabaw po natin ang tinatawag nating takot sa ating puso. Iniisip po natin, kaya hindi kita pauutangin dahil kasi baka hindi ka magbayad. Kaya hindi ko binubuhos ng sobra-sobra sa iyo ang pag-ibig ko kasi baka mo lang ako paglaruan. Kaya naman hindi kita pinatatawad, baka naman kasi ulitin mo na naman ang ginawa mong hindi maganda. Baka kapag nagbigay ako sa iyo, samantalahin mo lang ako. Nangangahulugan ang lumang sarili ang ating iniisip. At kapag tinignan po natin, ang focus po natin, mawawalan tayo. Ang tinitignan po natin kung ano po yung makukuha sa atin at hindi kung ano ang maibibigay natin. Kaya naman mayroon pong tinatawag hindi lang takot, kundi ang galak. Ang bagong buhay, kapag na-encounter natin ang ating Panginoon, gantong gagawin natin, mamahalin kita kahit hindi mo ako minamahal. Pauutangin kita hindi dahil lamang dahil sa ikaw ay nangangailangan, kundi batid ko, katungkulan kong suportahan ka. O kaya naman ipakikita ko sa iyo ang kagandahan ng loob ko kahit sa kabila ng kawalanghiyaan mo. Patuloy at patuloy pa rin kitang patatawarin kahit ilang ulit mo na akong niloloko. Mga kapatid, ito po ang focus ng tinatawag nating bagong buhay. Hindi ka po nakatingin doon sa kakulangan o doon sa scarcity, kundi tinitignan mo ang pagtugon mo, ang binibigay mo, ang pasasalamat mo. Kung ganoon mga kapatid, hindi ka na lamang nakafocus doon sa takot sa buhay mo, kundi nakikita mo na ang halaga ng tunay na pag-ibig. Bakit po? Kasi naranasan mo na na ang Panginoon ang nagmamahal sa iyo. Nakita mo na kung sino rin ang minamahal mo. Kaya sa yugtong ito, sasabihin po siguro ng maraming sa atin ang ganitong bagay. Sige ka, kapag gumawa ka ng kabutihan, kung ano lang din ang gagawin sa iyo ng mga taong yan, tignan mo, sasamantalahin ka lang yan, lolokohin ka lang yan. Pero mga kapatid, ang sinasabi sa Ebanghelyo, huwag kang panghinaan. Ipagpatuloy mo ang paggawa ng kabutihan dahil ito ang tanda ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Oo, pwede kang lokohin, pwede kang dayain, pwede kang paglaruan. Pero ang sasabihin po sa ating pong banal na kasulatan, sapat ang biyaya ng Diyos para maipahayag mo ang pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo.
Kaya naman dito sa Ebanghelyo towards the last part, ano po ang sinasabi po sa atin? Ay, eto pong mga saserdote, mga punong pari, binayaran po ang mga kawal at sinabing, sabihin nyo, nung natutulog kayo, dumating ang mga alagad at ngayon ninakaw ang bangkay. Mga kapatid, matapos po ang tinatawag nating pagwawagi ng ating Panginoong Jesucristo, narito pa rin ang kasamaan at pipiliting sirain ang ating kabutihan. At higit sa lahat, ang katotohanan na ang Panginoon ay nagwagi laban sa kasamaan. Nariyan po yan, hindi natin maialis. Ngunit kung patuloy tayong kikilala na si Jesus ay muling nabuhay, mananatili sa ating puso, sa ating buhay, sa ating kaluluwa, at maninindigan tayo na magpapahayag na ang Diyos ay buhay sa ating gawain. Kaya naman, kahit na ikaw ay nasa gitna ng kadiliman at gitna ng kasamaan, mananatili kang nakatindig, magpapahayag, at magbibigay ng tanglaw sa Panginoon, patunay na si Jesus ay nagwagi sa kasamaan. Sa huling yugto ng buhay po natin, muli, pagsilip po natin sa libingan ng Panginoon at nakita nating walang laman. Hindi na po pangamba ang mararamdaman natin, hindi na takot. Bakit? Dahil alam natin na ang walang lamang libingan ay isang proklamasyon na ang Diyos ay nabuhay. At kailanman wala nang takot tayong mararamdaman dahil pinagwagian ng Diyos ang kadiliman at ang kasamaan. Sa misa pong ito, dudulog tayo at mananalangin. Hari nawa, patuloy nating makita ang tunay na liwanag nang tayo ay makapagpahayag. Tunay nga, si Jesus ay nabuhay. Alleluia! Alleluia!